Hi guys, my name is Delo Montiero. And I'm Jerry. And I'm Randall Gandawan. Maging ano lang sa mga matapang, maging matatag. Kasi like before nung pandemic, as an artist, medyo nag-down din ako ng konti. Parang nag-duda rin ako sa sarili ko. Pero inalanaunan, medyo tinapakan ko yung loob ko. Hanggang sa ngayon, medyo yun nga, nag-improve as naging ano. Mas maganda yung flow mo pagiging ano, visual artist, lalo sa mga art scene. Kaya yun, tingin ko mas magandang sa buhay din nila yung ano, pagiging artist talaga. Kasi kung walang ano, kung walang puso, magiging ano lang, baliwala yung pagiging artist nila. Pero sa akin, magiging matatag lang sa'yo. Then sa'yo. Ayun, sa akin, ano, 50-50, makinig sa mga nakakatanda, yung mga nasa scene na kasi matututo tayo sa kanila. Pero especially, dapat ano, makinig din sa sarili kasi timbangin pa rin. May tendencies kasi na may sinasabi sila na hindi mo tanggap or parang titimbangin mo kung okay ba siya i-apply sa sarili or naliwas na siya dun sa beliefs or ano mo. So, self-belief mo, no? Or yung sa mismong technicals, kung hindi mo siya timbang lang. Ano, appreciate na lang yung mga bagay-bagay. Kasi maganda rin yung pakikinig ka rin sa iba. Kasi may kuha ka rin ng panibagong idea and knowledge na rin. Yeah. Ganun din yung sa akin na in relation dun sa sinabi nila. Pag kinuha mo yung root ng mga message nila, parang yung advice is be authentic, be yourself. The best thing that you can put out there is yourself. Wala nang iba. Kasi kaya mong panindigan yun kasi ikaw yun eh. Okay? Meron kang capability to listen to other people. Of course, be open for criticism. That's part of the job in any industry na pwedeng pasukan mo. Meron talagang may masasabi sa yung tao. Pero yung paninindigan, nasa sa'yo yan. You have to earn it. And you have to believe in yourself. Kasi kung hindi ka maniwala sa sarili mo, who else, di ba? So, be yourself. And be open to take criticism. I-apply mo kung ano yung feel mo na makakatulong sa'yo. And at the same time, listen ka pa rin sa sarili mong voice. It's a good question. Yung mga batang artist din, makinig din sa nila. Kasi mas okay din na bagong perspective, fresh. Yeah. Kasi, ano, parang di pa sila masyadong nare-restrict ng rules. So, sobrang laya nila. Mm-hmm. Saka kung, ba, kung mas bata ba sa'yo or mas matanda, pakinggan mo pa. Kasi may makukuha at makukuha ka pa rin knowledge. I think the best na tumatak sa akin advice from someone seasoned is hindi ka lang maging complacent kapag napupuri yung gawa mo. Uy, ang ganda ng gawa mo. Uy, the best yan. Uy, nasold ka. You don't just base your worth as an artist dun lang sa papuri. Kasi ang tendency mo is maging complacent ka, nawawalan ka ng drive to do or explore or to take risk. Kasi ang journey ng pagiging artist is a lifelong journey of exploration and experiment. So you don't get stagnant, di ba? Ang masaya yun, yung nag-discover ka na, uy, kaya ko pala ito. Di ba? Meron pa pala akong ibubuga. So that's the best advice that I got from a seasoned artist. Yun lang din, appreciate yung mga bagay, even kahit sa pinakamaliliit na bagay. Artist, appreciate. Everything works out for us. Saka huwag tumigil din mag-explore ng ilong bagay. Huwag magpapagutom. Kasi kapag gutom ka, di ka makakagawa. For real. Mag-workout every day. Tumakbo. 10 kilometers. Saka kailangan every mo rin magpahinga. Oh, so, yeah. Kailangan mag-refresh ng mind. Like and subscribe! Mocha. Ring the bell. Ha ha ha.